Magandang umaga po sa lahat. Paalala, upang mabigyan ng pagkakataon ng iba na nagnanais mag-alay ng pasasalamat sa Panginoon sa offertory, bukod sa mga nagpamisa, mayroon pong mga alay pasasalamat envelopes na ipinamiligay sa may pintuan ng ating simbahan. Mangyari lamang po na ang mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasa ng pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng mga kandila, alak at siborio na mananatili sa altar para sa pagbabasbas din ng pari. Mangyari lamang po na pakiturn off o ilagay sa silent mode ang ating mga cellphones. Maraming salamat po. Lumuhod na po ang lahat at tumugon sa ating mga panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panalangin para sa banal na awa ng Diyos. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bubugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Panalangin para sa intensyon ng Santo Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami na ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Magsiupo po ang lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga nag-aalay para sa misang ito. Para po sa pasasalamat at special intention, Silver Margie Galang at Pamilya, Benji Edith Victoria at Pamilya, Aquino Family, April Mamangon, Isabella Rose Capcapin, Feliciano Cristina de la Cruz at Pamilya, Rene Caridad Lopez at Pamilya, Ignacio Suset at Juliet Silvestre at Pamilya, Eugene Eleanor Malonzo at Pamilya, Ignacio Remedio Silvestre at Pamilya, Rico Henny Agustin at Pamilya, Rally Betty Fuentes at Pamilya, Adam Lori Espiritu at Pamilya, Nadine Bernadette Fuentes, Olan Dona Minchola at Pamilya, Rolando Leandicho at Pamilya. Para po sa speedy recovery ni na Luz Morales, Lucia Silvestre at Liza Reyes. Para po sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Monsignor Mario Arenas, Father Mario Minchola, Platon, Tashana, Salome, George, Domingo, Rosario, Nelly, Ferdinand, Catherine, Manuel, Carmen, Lolita, Mercedita, Anita, Gloria, Ricardo, Father Pablo, Monsignor Anastasio, Jose, Raymunda, Alejandra, Victor, Francisca,
Marcos, Antonio, Ana, Wenceslao, Isabel, Florentina, Maria Dolores at Liberato. Ngayon po ay ika-25 ng Mayo, ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang magsalita mula sa puso ay nangangahulugan na tayo'y naliwanagan ng kaganapan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa liturhiya, ang unang pagbasa ay naglilinaw na ang binyag at kumpil ay magkaibang sakramento sa isang daloy ng bahagdan ng pagiging Kristiyano. Bagamat tumanggap na ng binyag ang mga taga-Samaria, kinakailangan pang isugo si Pedro at Juan upang matanggap nila ang Espiritu. Itinuturo ng simbahan, ang magsalita mula sa puso ay nangangahulugan na hindi lamang nag-aalab ang ating mga puso, kundi naliwanagan ng kapuspusan ng pagpapahayag at ng daan na tinahak ng salita ng Diyos sa puso ng simbahan at ng mga mananampalataya sa daloy ng kasaysayan. Ang mangunguna po sa pag-awit ay ang Muntinlup Children's Chorus. Ang lahat po ay inaanyayahan na makiisa at tumugon sa pagdiriwang ng banal na misa. Tumayo po ang lahat. Awitin po natin ang pambansang awit. Magsipo muna po tayo, sumandali. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay si Father Jose Perez, guest priest. Tumayo po ang lahat, awitin po natin ang pambungad na awit. Thank you.
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyoy. Mga kapatid, idambana natin sa ating mga puso si Kristong ating Panginoon upang sa pagsunod natin sa Kanyang mga utos, lalo na ang utos ng pag-ibig, maakit rin natin ng iba sa pagsunod sa Kanya. At upang tayo ay maging marapat sa ating gaganaping banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo. Kami ay makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung paanong sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ni na Apostol San Pedro at San Juan, tinanggap ng mga Samaritano ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem, tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinananalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Tugon. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Tugon. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghahari, may lakas ang bisig. Tugon. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, purihin ang Diyos, siya'y papurihan.
Yamang ang daingkoy kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Tugon. Sa ikalawang pagbasa, ipinanawagan ni Apostol San Pedro ang pagdadambana ng ating puso kay Kristo, na namatay man ayon sa laman, ay nabuhay naman ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang patunay ng pag-ibig sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagtapat sa Kanyang mga utos na atin namang magagampanan sa tulong ng Espiritong Patnubay na Kanyang ipadadala upang ang ating makasama magpakailanman. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan,
ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay din kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako ay suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako ay lubusang magpapakilala sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-anim na linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At patuloy po ang binibigay sa ating pagninilay tungkol sa mga kaganapan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Specifically po, tayo po ay inihahanda sa isang pagninilay para sa paggunita natin sa pag-akyat ni Hesus sa kalangitan. Alam naman po natin na sa darating pong linggo, sa next week po, ay atin pong ipagdiriwang ang linggo ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa langit o yung tinatawag po natin Ascension Sunday. Kaya nga po kung mapapansin po ninyo sa ating pong mga pagbasa, lalo na po sa ating Ebanghelyo, ito po ay malinaw na tumutukoy sa mga kaganapan tungkol sa pagpapaalam ni Hesus sa kanyang mga alagad. Last week po, narinig natin sa ating Ebanghelyo ang sabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." At sinasabi pa ng ating Panginoong Hesus na walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sa makatuwid, mga kapatid, ang nais iparating sa atin dito ng ating Panginoon, siya lamang ang magiging daan, siya lamang ang tunay na katotohanan, at siya lamang ang dapat na maging buhay natin upang tayo ay sumapit sa piling ng ating Ama sa langit. At sa linggong ito, mga kapatid, ang atin pong Ebanghelyo ay nagpapatuloy pa rin. Ito po yung huling bahagi ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Specifically po, ito po ay kinuha mula sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. At ito po ay pagpapatuloy ng ating Ebanghelyo last week, na kung saan ang Ebanghelyo pong ito ay sinasabing bahagi ng tinatawag po nating farewell discourse ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay pagpapaalam ni Hesus sa kanyang mga alagad. Ngunit kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, ang bahaging ito ng Ebanghelyo, ito po ay tagpo o kaganapan bago pa man si Hesus ay magpakasakit at mamatay. Kung tutuusin po, si Kristo ay nagunita na po nating namatay. Siya po'y muli ng nabuhay. Ngunit ang mga Ebanghelyo po na binabasa sa atin sa pagkakataong ito, ito po ay kaganapan bago pa man si Hesus ay magpakasakit at mamatay. Sapagkat bago pa man si Hesus magpakasakit at mamatay, malinaw na sa kanya. Alam niya ang mga magiging kaganapan sa mga darating na panahon. Alam niya na kanyang haharapin ang kapagpapakasakit at kamatayan. Alam ni Hesus na matapos na siya'y mamatay, siya ay muling mabubuhay. Kaya nga sa pagkakataong ito, bago pa man danasin ni Hesus ang pagpapakasakit at kamatayan, siya'y nagtatagubili na sa kanyang mga alagad. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, sa atin pong Ebanghelyo, dalawang mahalagang tagubilin ang iniiwan ni Hesus sa kanyang mga alagad. Kung babalikan po natin, matapos na si Hesus ay magpakasakit at mamatay, sinasabi po sa atin sa Ebanghelyo, nung panahon o linggo ng Pentecostes, paano ba dinatnan ni Hesus ang mga alagad? Ang mga alagad ay naroon at natitipon sa isang silid. Nakapinid ang pintuan. Sila ay natatakot
sila ay puno ng pangamba, sila ay nag-aalala. At marahil mga kapatid, bago pa man si Jesus magpakasakit at mamatay, sa kanyang pagpapaalam sa kanyang mga alagad, nangangamba na rin po ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Sila man ay maaaring natatakot na, sila man ay maaaring nag-aalala na. Bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Bakit sila ay nag-aalala? Kung tutuusin mga kapatid, mahabang panahon na nakasama nila ang ating Panginoong Jesus. Maraming mga gawain ang kanilang nagawa kasama ang ating Panginoong Jesus. At alam ng mga alagad na ang mga bagay na kanilang nagagawa ay nagagawa nila dahil kasama nila ang ating Panginoong Jesus. Halimbawa po, yung pagpapagaling sa mga may sakit. Nagagawa ng mga alagad ang pagpapagaling sa mga may sakit sapagkat kasama nila ang ating Panginoong Jesus. Si Kristo ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang magawa nila ang mga bagay na ito. Nung sila ay nagpakain ng mga nagugutom, meron silang iilang pirasong tinapay at iilang pirasong isda, pero napakarami nilang napakain. Pero paano nila nagawa ang bagay na iyon? Nagawa nila iyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga nangangamba po ang mga alagad. Sila ay natatakot. Paano kung si Jesus ay mamatay? Paano kung siya ay wala na sa kanilang piling? Magagawa pa nga kaya nila ang mga bagay na ito? Ito mga kapatid, ang nagbibigay sa mga alagad ng takot at pangamba. Paano na kapag wala si Jesus sa kanilang piling? Kaya nga malinaw po sa ating ebanghelyo sa linggong ito, dalawang mahalagang bagay ang iniiwan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Dalawang mahalagang bagay na makapagpapatunay, makapagbibigay ng kasiguraduhan na kahit wala man si Jesus sa kanilang piling, mananatili ang presensya niya sa kanyang mga alagad. Una, sinasabi po sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. At ito ay ang Espiritu ng Katotohanan. Espiritu ng Katotohanan. Ito mga kapatid ang unang iniiwan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Ibinibigay niya sa kanila ang Espiritu Santo. At sinasabi nga po sa ating ebanghelyo, hindi lang basta Espiritu, pero ito ang Espiritu ng Katotohanan na magiging gabay nila at patubay at magiging kasama nila magpakailanman. Maaaring sabihin po ng mga alagad, matapos na mamatay si Kristo, matapos na siya'y umakyat sa langit, paano na ang kanilang gawain? Heto po ang kasagutan. Magagawa pa rin nila ang mga bagay na dati na nilang nagagawa sapagkat isusugo ng ating Panginoong Jesus ang Espiritu Santo. Ito ang magbibigay sa kanila ng kabanalan. Kabanalan na makapagdudulot sa kanila upang patuloy nilang gampanan ang misyon ng ating Panginoong Jesus. Ito ang magbibigay sa kanila ng karunungan at katotohanan upang patuloy nilang maipalaganap ang salita ng Diyos. Ibinibigay ni Jesus ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad upang kahit wala siya, may gagabay sa kanyang mga alagad. Kahit hindi na nila kapiling ang ating Panginoong Jesus, naroon pa rin ang kabanalan sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sa ating pong buhay, ito rin ang nais at hangad ng ating Panginoon. Sa ating pong buhay, ibinibigay rin ng ating Panginoong Jesus ang Espiritu Santo upang tayo ay maging mga banal, upang siyang gumabay sa atin, upang siyang pumatnubay sa ating buhay. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Katotohanan, ito ay ibinibigay po sa atin ng ating Panginoong Jesus upang meron tayong makasama
sa ating buhay sa lupang ibabaw. Ano po ang sinasabi sa ating unang pagbasa? Sinasabi po sa ating unang pagbasa, tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos at ng isugo sina Apostol San Juan at San Pedro nang pinatungan nila ng kamay ang mga Samaritano, tinanggap nila ang Espiritu Santo. Sa atin pong buhay, mga kapatid, ganito rin ang nagaganap. Hindi po ba tayo, nung tayo'y bininyagan, nung tinanggap po natin ang sakramento ng binyag, tayo po'y pinahiran ng langis sa ating mga noo. At yung pagpapahid na ito ng banal na langis ay sinasabing paglukob ng Espiritu Santo. At nung tinanggap din po natin ang sakramento ng kumpil, na kung saan sinasabing tinatanggap ang biyaya at kaloob ng Espiritu Santo, tayo po'y muling pinahiran ng langis, pinatungan ng kamay sa ating mga ulo, at ito ay tanda rin po ng paglukob ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, hindi man po natin nakikita ng direkta ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Hindi man po natin siya physically na nakakapiling sa ating buhay. Pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tinanggap natin nung tayo ay bininyagan at nung tayo ay kinumpilan, nananatili ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, dahil sa nananatili po ang presensya ng Diyos sa ating buhay, sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo, ano ang inaasahan ng ating Panginoon? Sabi po natin, nung tayo ay bininyagan at kinumpilan, tinanggap natin ang Espiritu Santo. At sa pagtanggap natin ang Espiritu Santo, nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Kaya't ang inaasahan po ng ating Panginoon, dahil nga sumasa atin ang Espiritu Santo, tayo ay mamumuhay ng may kabanalan. Inaasahan po ng ating Panginoon, sumasa atin ang Espiritu Santo. Kinakailangan ang buhay natin ay dapat maging banal. Ang tanong, ang buhay po ba natin ay banal? Tayo po ba ay nagtataglay ng buhay kabanalan? Nakikita po ba sa ating kinikilos, sa ating ginagawa, sa mga salitang namumutawi sa ating mga bibig? Nakikita po ba at nababanaag ang buhay kabanalan? Tingnan nyo nga po ang inyong mga katabi. Nakikita nyo po bang yan ay banal? Nakikitaan nyo po ba ng buhay kabanalan ang inyong kapwa? O wag na pong yung kapwa ang ating tignan. Tignan po natin ang ating sariling kalooban. Tayo po ba ay nagtataglay ng buhay kabanalan? Tandaan po natin, katulad ng ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad, ibinibigay sa atin ang Espiritu Santo upang tayo ay magkaroon ng kabanalan. Ikalawa, mga kapatid, sinasabi po sa ating Ebanghelyo, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako ay lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang mga katagang ito, mga kapatid ng ating Panginoong Hesus, ay nagpapahayag po sa atin na yung pag-ibig natin sa Diyos ay makapagdudulot po sa atin upang tayo rin naman ay ibigin ng Diyos. Kung minamahal natin ang ating Panginoong Hesus, minamahal din natin ang ating Amang nasa langit. At kung minamahal natin ang Amang nasa langit, tayo rin naman ay mamahalin ng ating Amang nasa langit. Kaya nga sa mga katagang ito ng ating Panginoong Hesus, malinaw na ibinibigay niya sa kanyang mga alagad ang kanyang pag-ibig o pagmamahal. Mananatili sa kanila ang presensya ng Diyos kung tinatanggap nila ang kaniyang pag-ibig. Mananatili sa mga alagad ang kakayahan upang maglingkod sa kanilang kapwa kung ang pag-ibig ni Kristo ay suma sa kanila. At ito rin, mga kapatid, ang nais ibigay sa atin ng ating Panginoon.
sa ating pong buhay, patuloy na ibinabahagi ni Kristo ang kanyang pagmamahal para sa ating lahat. Makikita naman po natin yung ginawang pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay, yung ginawa niyang pagpapakasakit, yung kanyang kamatayan sa krus. Ito po ay malinaw na tanda ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. At hindi lang naman si Jesus ang nagmahal nung inialay niya ang kanyang buhay sa krus. Hindi lang si Kristo ang nagpahayag ng pagmamahal. Maging ang ating amang nasa langit, simula pa lamang nung isugo niya ang kanyang anak dito sa mundo, ipinahayag niya ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga, bilang ganti, mga kapatid, sa pagmamahal ng Diyos, tularan natin ang pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo, yan ay walang hinihintay na kapalit. Yan ay walang hinihintay na kabayaran. Nung si Kristo ay nag-alay ng kanyang sarili sa krus, may narinig ba kayo na sinabi niya, bayaran niyo ko, bigyan niyo ng kapalit ang aking buhay na ibinibigay ko sa inyo? Wala. Ang pag-ibig ni Kristo ay ibinigay niya sa ating lahat, walang hinihintay na kapalit. At gayon din naman, mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo, yan ay pag-ibig na walang itinatangi. Ang pag-ibig ni Kristo, pag-ibig na walang pinipili, yun ay pag-ibig para sa lahat. Kaya nga, tularan po natin ang pag-ibig na ito ng ating Panginoong Jesus. Ibigay natin ng buong buo ang ating pag-ibig sa Diyos. Ibahagi natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Mga kapatid, sa ating pong buhay, patuloy na naririto sa ating piling ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos ay nananatiling tapat sa ating buhay. Sa tuwing tumatanggap tayo o dumadalo tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, tinatanggap natin ang presensya ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating ipinapahayag at pinagninilayan, at gini naman sa pamamagitan ng kanyang katawan na ibinabahagi niya sa atin, patuloy nating tinatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa banal na misang ito, pagsikapan po natin na patuloy nawa nating taglayin sa ating buhay ang Espiritu ng ating Panginoon. Patuloy tayong magsumikap na mamuhay ng may kabanalan. Patuloy nating isaisip, patuloy nating itanim sa ating puso't isipan na tayo ay pinananahanan ng Espiritu Santo na dapat na nagdudulot sa atin ng buhay kabanalan. At gayon din, mga kapatid, kinakailangan upang manatili sa atin ang presensya ng ating Panginoong Jesus, kinakailangan lagi nating pairalin sa ating buhay ang pag-ibig o ang pagmamahal ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinahagi para sa ating lahat ay kinakailangan ibahagi rin natin sa ating kapwa, lalo na sa mga dukha at api. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan po natin sa ating buhay, mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat, ipayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng hindi, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at tuhokong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mabuhay ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halinang dumalangin sa Amang mapagmahal sa pamamagitan ni Jesus na nakadambana sa ating mga puso. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, isugo sa amin ang banal na Espiritu. Panginoon, isugo sa amin ang banal na Espiritu. Upang makamit ang Espiritu ng katatagan ng lahat ng mga sumasaksi sa mabuting balita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isugo sa amin ang banal na Espiritu. Upang manahan ang Espiritu ng kalakasan ng loob sa mga pinag-uusig dahil sa pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isugo sa amin ang banal na Espiritu. Upang maipagkaloob ang Espiritu ng kaliwanagan sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi pa sumusunod sa Kanyang kalooban, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isugo sa amin ang banal na Espiritu. Upang matanggap ang Espiritu ng pag-ibig at kagalingan ng mga nalulumbay, nag-iisa sa buhay ng may karamdaman, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isugo sa amin ang banal na Espiritu. Upang matamo ang Espiritu ng pagkakaisa ng lahat ng nakikinabang sa banal na piging, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isugo sa amin ang banal na Espiritu. Amang mauwain, sa pamamagitan ng iyong anak, isugo ang banal na Espiritu sa sandaigdigan at sa simbahan, upang ang iyong pag-ibig at paghahari ay maihatid sa lahat. Niling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat at nakiawit para sa paghahanda sa pag-aalay. Mangyari lamang po na ang mga may-alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari, at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas ng pari. Salamat po. Oh,
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Thank you.
ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa pagkakas, iyon ka, Maria, at ang magpapayari.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumay inyo. At sumay inyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong patuloy na inaanyayahang tumanggap dito sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng Asirets bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po. Thank you.
Announcement po. Ang lahat po ng naisumama sa sagalahan ng mga bata sa bisperas ng Flores de Mayo 2014 ay inaanyayahan pong makapag-ugnayan sa lupo ng mga ermanas at pamunuan para malaman ang bilang ng mga kalahok. Ito po ay gaganapin sa 30 ng Mayo, araw ng Biyernes. Magtitipon po tayo sa tapat ng paaralan ng Katmon sa ganap na 30th kalahati ng hapon. Magsisimula po ang prosesyon ng dapit sa ganap na 4 ng hapon. Maaari pong makipag-ugnayan kina Carmela Reynoso, Priya Solis, Arlisa Garcia, Mikey Tantoco, Nino Bautista at Ralph San Jose, mga hermanas ng Flores de Mayo. At gayon din naman po, patuloy po ang Divine Mercy Healing Mass natin na ginagawa tuwing unang Biyernes ng buwan. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa darating na 6 ng Hunyo, sa ganap na 6 ng gabi. Maaaring dalhin ang mga larawan ng mga may sakit na di makakadalo. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat, awitin po natin ang salamat, Panginoon, salamat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at atin pong darasalin ang Oratio Imperata para sa panahon ng tagtuyod. Tayo pong lahat, Amang lumikha ng sanlibutan, Ikaw ang nakababatid ng aming pangangailangan. Ngayon, nahaharap kami sa matinding tagtuyot at sa tubig, kami ay nagkukulang. Ang lupa ay nabibitak na sa kakulangan ng halumingnik. Natutuyot ang mga pananim at ang mga tao ay lubos na nahihirapan sa sobrang init. Tighawin mo ang uhaw ng lupa at naming mananampalataya. Pumataknawa ang ulan na iyong biyaya upang muling sumigla at manariwa ang iyong sanglilikha. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Virgen de las Flores, San Roque, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Juan 23 at San Juan Pablo Ikalawa, sitayin po. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At naway pagpalain po kayong lagi ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong lagi taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin at palakpakan ang ating Panginoon.